Matapos umuwi ang ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya para makaboto ngayong hatol ng bayan, patuloy naman ang pagdating ng mga pasahero sa terminal ng bus sa Parañaque para naman humabol sa Undas bukas. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Matapos ang BSKE, pauwi na ng probinsya ang ilang mga pasaherong bumoto pagkahapon. Si Janice matapos magbantay sa pinanganan ng boto sa kanilang barangay kagabi, ngayon pa lang pauwi ng Bicol para sa Undas. Nag-poll clerk ng botohan, barangay election. Hilo. Ha? Nahihilo. Dahil? 24 hours ako natulog eh. Si Ramil naman, ngayon ang pinayagan ng boss niyang mag-leave sa trabaho. Kaya naman kahit late na siyang darating sa Sambar, hahabol na lang siya sa sementeryo bukas. Abot naman na ata din. Ayun, tsaka parang hindi na ata din. Siguro bukas pa kami na darating nito ng mga tanghali pa eh. Ah, okay. Bali, mga tanghali na nga darating sa lugar namin. Wala. At least importante makauwi. Babawi na lang sa bus matulog. 24 hours naman yung biyahe. Kaya tulog na lang yung gagawin. Siguro, tingin ko, papahinga din muna ata. Pwede naman ata kahit tapo na lang pumunta ng sementeryo eh. Para naman kay Regdana, sakto lang ang uwi niya dahil hindi siksikan sa PITX. Halos wala ring pila sa mga ticketing office at walang fully book na mga biyahe. Sa ngayon, medyo maluwag kasi wala kaming ganong pasahero. Siguro kung kahapon kami umalis, siguro mas hassle kasi mas maraming pasahero. Kaya naman si Ross Toma, hindi na naabutan ang dagsa ng mga pasahero sa PITX matapos bumiyahe ng 3 araw mula sa Davao. Pero aniya, kung hindi lang nasabayan ng eleksyon ang Undas, baka dagsa pa rin ang mga pasahero 1 araw bago ang November 1. Pero kung walang eleksyon, siguro, maraming pasahero. Kasi nagsipag-uwian na yung ibang pasahero kasi gawa ng eleksyon. Maagang umuwi. Dapat, ngayon, kung walang eleksyon, dapat, ngayong pitsa na to, dagsa yung pasahero. Ayon sa pamunuan ng terminal, dahil nakauwi na ang mga pasahero, daily average na 100 to 110,000 na lang ang inaasahang tutungo sa terminal ngayong araw. Inaasahan ng pamunuan ng PITX sa magmula November 4 hanggang November 6 ay muling dadagsa ang mga pasahero dahil magbabalik ka na sa trabaho matapos ang mahabang bakasyon. Magdagdag rin ang kaunting budget lalo na sa mga gagamit ang expressway pabalik ng Metro Manila. Simula kasi November 3, magtataas ang toll sa SLEX at Muntinlupa Cavite Expressway. Ito po ay bunsod ng pagkain nila ng mga petisyon nila noong pang 2012 and 2014. Sa hinaba-haba po ng proseso, pagsusuri, pag-aaral dito sa kanilang petisyon. It is only now, lately, noong September, na binigyan sila ng pagkakataon ng aming pungkigapan na makapag-implement naman po ng very first faulty adjustment sa SLEX since 2011. So, karagdagang 10 pesos ang ibabayad ng mga class 1 na dumaraan sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba, 20 pesos dagdag sa class 2 at 30 pesos sa class 3. Para naman sa mga bumabiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, may dagdag na 4 na piso sa class 1, 6 na piso sa class 2 at 8 piso sa class 3. Sa MCX naman, 18 pesos ang bayad para sa class 1 mula sa dating 17 pesos, 37 pesos naman sa class 2 mula sa 35 pesos, habang 55 pesos na para sa class 3. Inutay-utay ang taas single sa toll kung saan may ipatutupad pang pangalawang dagdag singil sa mga naturang expressway sa susunod na taon. Karen Villanda para sa Bayan.